11 Racing Bayan sa kasaysayan. Away, kapitbahay! Ito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dalawang paslit na magkapitbahay, sina Bot-Bot at Toto, ang habang naglalaro ay nag-away. Nagsumbong si Toto sa atin niyang si Ellen, kaya inaway ng dalagita si Bot-Bot. Nagsumbong din si Bot-Bot sa kuya niyang si Atoy, kaya kinumpronta ng binatilo si Ellen. Nagkainitan sila na humantong sa pananampal ng dalagita kay Atoy. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. It is RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Bakit mo ba ako sinampal? Eh, bastos ka eh! Ikaw ang nambasta sa akin eh! Nag-uusap lang tayo, bigla mo kasi nung gaban sa braso? Eh, pinahiya mo ako! Pinagtawanan ako ng ibang tao dahil sa pagsampal mo sa akin! Ah, ganon! Eh, sampalin mo rin ako! Kung kaya mo! Hindi kita sasampalin din para patunayan sa'yo hindi ako bakla na pumapatol sa babae! Pero gaganti ako sa'yo! Subukan mo lang! At na makita mo, hinahanap mo! Ganon ha? Halika! Pitigil! Pitigil mo sa'yo! Ngayon, itong ganti ko sa'yo. O ngayon, tingnan natin ngayon kung sino mas pagtatawanan ng ibang tao sa ating dalawa. Kamo, Ellen? Binastos ka ni Atoy sa kalye? Oo, Nay. Kaya halos wala akong mukhang maiharap sa mga tao nakakita sa amin. Ay, bakit ka po ba yung bastusin ang kapitbahay natin? Matapos wala niya ako, halika, nakatagbo ka agad siya palayo. Kaya umuwi na lang ako. Bastos pa lang Atoy na yun. Kung hindi ho siya nakalayo, padudugayin ko talaga yung uso niya sa sampal. Kaso, malamang dumistansya na ho siya sa akin matapos niya akong bastusin. Hindi ko mapapalampas ang ginawa sa iyo ng Atoy na yon. Nay! Para hindi siya mamihasang bastusin ka, bibigyan ko siya ng leksyon. Nita, huwag mo nang abangan si Atoy. Anong huwag? Delphine, pagdating mo pa lang, sinubok ko na sa'yo ang pababastos ang Atoy na yun kay Ellen. Kapag kinumpronta mo siya, baka lalo lang lumaki ang problema. Naku, kung nakita ko lang siya bago ka dumating, talagang makakatikim siya sa'kin. Sila ng kapatid niyang bulso, na umaway din pala sa bulso natin. Eh, huwag ka nang sumali sa away ng mga anak natin at ng mga anak ng ating kapitbahay. Papayag ka na lang bang maarigabyado mga anak natin, ha? Ay, ako na ang bahala ron. Talagang dapat kang kumilos, Delphine. Ganti mo mga anak natin. Dita. Kapag hindi ka kumilos, ako ang kikilos laban sa mga kapitbahay natin umaway sa ating mga anak. Nag-away pala ang mga anak at mga anak mo, ha, Delphine? Oo, Marshal. Kaya sinadya akong tumabi sa'yo ngayong break time natin para magkausap tayo. Walang nababanggit sa akin si Atoy at Bot-Bot na napaaway sila sa mga anak mo. Eh, siguro, natatakot silang makagalitan mo. Ba't ko naman kagagalitan ang mga anak ko? Kasi sila raw may kasalanan, kaya nakipag-away sa kanila sina Ellen at Toto. Ganun ba sumbong sa'yo ng mga anak mo? Ganun ang sabi sa akin ni Nita. Kasi sa asawa ko nagsumbong yung mga anak namin eh. Kakausapin ko ang mga anak ko, Delphine. Oh, tama lamang na pangaralan mo sila. Kakausapin ko sina Atoy at Bot-Bot para malaman ko ang buong katotohanan. Hindi isang side lang ang marinig ko. Dahil hindi tama na maging one-sided lang. Eh, hindi ako one-sided, Marshal. Well, ba't sasabihin mong pangaralan ko mga anak ko?
Para mo na rin sinabi na ang mga anak ko may kasalanan. Eh, hindi naman sa ganun. Eh, ganun ang dating sa akin ng mga sinabi mo. Pareho nating kausapin at pagsabihan ng mga anak natin. Para malaman natin ang totoo at hindi na lumala ang kanilang pag-aaway. Huwag kayong agad maniwala ng misis mo sa sumbong ng inyong mga anak. Masyal. Anong malay natin? Kung mga anak nyo at hindi mga anak ko ang nagsimula ng kanilang away. Bot-bot ang nagsimula ng pagkikipag-away kina Ellen at Toto. Anong totoo, Atoy? Yung totoo ang gusto ko malaman, kaya kinausap kita. Si Toto ang nag-umpisa ng gulo. Itinulak daw niya si Bot-bot, kaya sinapak siya ng kapatid ko. Eh kaso, sinapak ko ni Ellen si Bot-bot, kaya... Eh, kaya ho ano eh. Ano? Kaya sinapak mo rin si Ellen? Eh, hinarikan ko ho. Girlfriend mo ba siya? Hindi po. Ay, ba't mo siya inalikan? Eh, kasi sabi niya, bakla raw ako. Ganun pala. Oo. Pinatunayan ko lang sa kanya na hindi totoo ang pang-aasar niya sa akin. Atoy. Papa, mali ho ba ang ginawa ko? Delphine, maling-mali ang ginawang pambabastos ni Atoy kay Ellen. Alam ko, binastos niya ang anak natin sa harap ng ibang tao. Dalagitan na si Ellen. Natural lang na mapahiya siya. Kaya nga sinabihan ko si Marcial na pangaralan niya si Atoy. Anong pangaralan lang? Dapat gulpihin ni Marcial ang anak niyang bastos para magtino ang Atoy na yon. Ang bastos na Atoy na yon. Ay, ang busis mo. Ano? Huwag mo ko awapin! Kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko yung pambabastos ni Atoy kay Ellen. Dinig na kapitbahay ang pag-uusap natin. Talaga ay pinaninig ko kina Marcial at Sylvia ang galit ko sa anak nilang bastos! Lita! Para parusahan nila ang Atoy na yon! Nakausap ko na nga si Marcial. Bahala na sila ng asawa niya sa dapat nilang gawin sa kanilang anak. Kapag hindi nila pinarusahan si Atoy, parang kinunsinti nila ang pambabastos ng anak nila sa ating anak. At hindi maaari sa akin yun. Nita, kalma ka lang. Pakiusap. Kahit anong sabihin mo, hindi ko maaaring palampasin ang katarantaduhan ni Atoy sa anak ko. Kung hindi mapatino ang bastos na yon ng kanyang mga magulang, ako magpapatino sa kanya. Ako! Sa kabila ng pakiusap ni Delphine, hindi napawi ang matinding ngit-ngit ni Nita kay Atoy. Inayun na naman ang binatilyo ng kanyang ina. Ating magpatuloy pagsabaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito naman sa Ano? Ang Katotohanan? O eh, bakit magagalit si Nita? Wala naman siyang dapat ikagalit sa'yo, Atoy. Mabuti naman po, Mama, at naiintindihan niyo ako. Eh, tama lang naman yung ginawa mo. Nagtapat na po ako sa inyo dahil nadinig yung galit sa akin ni Aling Ita. Hindi naman humali ang ginawa ko kay Ellen, di po ba? Pinagsabihan ka kamo niya ng bakla. Oo, sinampal pa ho niya ako. Eh, tama lang na hinalikan mo. Para patunayan sa kanya na mali yung panghihiya niya sa iyo. Hiniya ho niya ako sa harap ng ibang tao. Kaya hiniya ko rin siya. Eh, sino ba namang lalaki ang papayag na masabihan ng baklang? Kaya lang, Ma. Ang problema, hindi ako makalabas ng bahay. Ay, naku. Huwag kang matakot. Eh, paano po kung kumprontahin ako ni Aling Nita? Ako ang bahala sa kanya. Eh, Ma. Papaliwanagan ko si Nita para si Ellen ang pagsabihan niya. Dahil hindi ikaw yung nag-umpisa ng gulo, kundi yung kanyang anak. Silvia, ngayon ko
ko lang nalaman na konsentidora ka talang ina. Hindi ako konsentidora nito. Ano hindi? Eh, na magkasalubong tayo rito sa kalye, pinaalam ko na sa iyong binastos ang anak mo si Atoy, ang anak mo si Ellen. Oh. At nalaman mo na pala yun nung isang araw pa. O, anong ginawa mo? Ano? Oh, pinangaralan mo ba yung anak mo? Pinarusahan mo? Hindi! Inayunan mo pa si Atoy, kinusinti mo pa ang kabastusan niya. Hindi bastos si Atoy, ha? Anong tawag mo sa ginawa niya paghalik kay Ellen? Pinatwayan lang ng anak ko na hindi siya bakla na gaya ng panghihiya sa kanya ng anak mo. Ang anak ko ang sobrang napahiya. Dahil sa pababasto sa kanya ng anak mo. Kaya kapag nakita ko yan si Atoy, ha? Malilintikan yan sa akin. Ay, nako, nako. Yan ang huwag mong gagawin, Nita. Huwag naman mong kakantiin ang anak ko. Kung kantiin ko ang anak mo. Tayong dalawang mag-aaway. Dahil hindi ako babayag. Nasaktan ng ibang taong anak ko. Ah, ganun. Hindi mag-aaway na tayo kung mag-aaway. Huwag. Huwag mo ko biruin ng ganyan. Ay, sino nagsabi sa'yo nagbibiro ako? Ha? Hindi ako maatras sa nagahamon sa akin. Para patunayan sa'yo hindi ako nagbibiro. At oh, para makaganti ako sa pagbabasto sa anak mo sa anak ko. Pamamagay ko sa sampal yung mukha mo. Sinang konsintidoro. Walang yak talaga. Naghahalap ka ng gulo. Huwag mo na yung kakalbid sa mukha. Ang pag-aaway ni Nandita at Sylvia. Mga nagsiganap, Bobby Cruz.